Oo, maraming ganyan yung haltakan. Tara, i-games tayo. Yung... Yun yung bonding nila, no? Bisyo together. Oo. Binabasag ko yung mga ganyan sa mga bakla eh. Paano? Kasi siyempre, dami kong mga, isa sa comedy bar, nagkaroon din ng era doon na siyempre kumikita yung mga bakla. Naaaliw-aliw yung paminsan-minsan, o kaya sinasama ng mga customer. May mga high spenders kasi kami kunya sa comedy bar, tapos sasama sila after ng gig. O talaga, kain tayo. Tapos minsan isasama sila sa casino, bibigyan sila ng paglaro, hanggang sa naaliw. Sila na mismo pupunta. Eh, nung nalaman ko, inano ko talaga yung mga bakla. No! Parang intervention ba tawag? Oo. Kailangan, may takot kasi sa akin yung mga bakla. So, yung sa point na yun, I will make sure na mapasok ko talaga. Kasi, hindi eh. Dalawa sa pinakamalaking dahilan sa pagkapangit ng buhay, sugal at droga. Wala akong kilalang nagsugal at nagdroga na pagkatapos ng lahat ay ang ganda-ganda ng buhay. Sa simula, binigyan ka ng sugal. Yung, diba? Kaya ka na-addict eh. Kasi, ay, ang ganda. Panalo. Lumaki. Naniwala sa swerte. Naniwala sa swerte. Nakakatikim. Nakasunod-sunod, yes. Diba? Pero yung dulo, wala. Wala namang yung nasira. Pero galing mo as a friend ha. Kasi pwede ka ma-unfriend eh. Pero rin-risk. Yun yung tough love na yung tinatawag nila, no? At saka, malalim kasi yung relationship namin. Oo. Hindi namin i-unfriend yung... Kahit naman sila eh. Kahit nakikita ko yung bisyo, hindi ko naman sila i-unfriend eh. Pero hindi ako papayag. Mm-mm. Sila din naman. Hindi naman nila ako i-unfriend eh. Pero wala silang magagawa. Tatalakan ko sila lagi. Mm-mm. Kahit yung mga performers sa Vice Comedy Club, sabi ko, no ha. Alam nyo na yan ha. Pag nalaman ko nagsusugal o pag may bisyo, alam nyo na kung anong mangyayari. Kasi sabi ko, gusto ko malinis yung environment. Yeah. Lalo na kayo kasi kayo yung laging magkakasama eh. Yeah. Mahaluan lang ng isa yan na mag-aya. Kakalat na naman yan. Tsaka maapekto ng trabaho. Kasi pagtalo, ang lungkot. Correct. Hindi alam, may problema. Nagkatrabaho, may problema. Yes. Tsaka bukod dun sa trabaho, gusto ko lahat kami umasenso. Ayoko yung may naiiwan, yung kawawa to. Hindi masayang yung pinaghirapan, pinagtrabahuhan. Tsaka yung lagi kami nagtatakutan. Pag ikaw nagkasakit, hindi ka namin tutulungan. Ah. Yes. Kasi mayroon, you had the chance. Yes. Nagkaroon ka ng chance para kumita at makaipon eh. Ang lakas ng racket nyo eh. Mm. Pero you wasted the chances. Anong nangyari? Eh di ba ang lalakas ng kita nila? Bakit nung nagkaroon sila ng pangangailangan, di na nila kayang tususan sa sarili nila? Kasi yung iba naubos sa sugal, yung iba naubos sa droga. Kung mangyayari yan sa generation natin, sorry, walang suportahan. Grabe. Malinaw. Dumating ba sa point na wala ka nang maibigay, nag-aaway na kayo kasi wala ka nang maibigay? Yes po. Madalas po yun. Hanggang sa natuto na siyang humingi sa parents ko. Ako. Kahit sa magulang mo, humingi na. Yes po. Tumawid na. Oh. Grabe. Nang alam mo o lingid sa iyong kaalaman? Sinisikreto pa po kasi sa akin ng mama ko eh. Kasi natatakot siya na baka mag-away kami. Ganun po kabait kasi yung mama ko. Pag talagang nalulung ka doon, hindi mo matitigilan agad-agad yun. Pag sumobra. Sabi nga, di ba, anything that is non-excessively constitutes a vice. Anything that constitutes a vice constitutes evil. Ako lang yung vice na healthy. Healthy sa inyo mga kalusugan. Itawag nyo lang yan lahat. Yung ganon.